binata ka, pwede pa ang kapatid mo na K-12, basta binata ka. K-12. 21 years old and below. K-12. Ha? Yes, no, sayang to. 60,000 ang makukuha yung financial assistance. Open sa lahat ng eskulan kung saan gusto mag-aral. Open to any school. Okay? Ang gagawin lang po, lalapit sa pinakamalapit na OWA office sa inyong lugar. Region. Okay? Hindi po dito sa amin, ha? Doon sa Pilipinas. Tapos, ang requirements, dapat may mga form 137. Tapos, ang general average is 80%. Okay? 85%. Tapos, kailangan po proof of OWA membership. Okay? Active. Yan. Active ba? Hindi pwede yung inactive. Tapos, dapat proof of relationship. Hindi kompleto to. Ano lang itong aking pag-discuss. Pero, as soon as possible, kung alam nyo na, pwede na kayo mag-text sa inyong kamag-anak, pamangkin nyo man yan, na may tatay na OFW. Hindi ko sinabi na pamangkin mo para sa'yo. Hindi. Baka may mga kapatid pa kayo na mga OFW, kapitbahay, tiyahin, na may mga anak na grade 12. I-apply nyo na. I-grab nyo ang opportunity kasi sayang, mahal ang tuition ngayon. Inanunsyo ng OWA ang pagbubukas ng OWA Scholarship Year 2025 to 2026 para sa mga aplikante na anak o kapatid ng isang OFW na aktibong miyembro ng OWA. Sa mga nagtatanong na kung pwede daw ba ang pamangkin, apo o pinsan, ang sagot guys ay hindi, kapatid o anak lang ng isang OFW. Maraming nagtatanong kung paano daw mag-apply or mag-avail ng OWA scholarship. Actually guys, wala naman silang binibigay na shortcut tungkol dito or sa pag-a-apply ng OWA scholarship. Kahit pa ulit-ulit pa kayo mag-comment or mag-message sa page ng OWA o kaya naman kay OWA Admin Arnel Ignacio. Lagi pa rin nilang sinasuggest na sumadya kayo sa pinakamalapit ng OWA Regional Office sa lugar nyo para mag-inquire kayo tungkol sa OWA Scholarship. Kaya tinitingnan natin itong mabuti, lalo na po yung mga nag-a-apply sa akin sa TikTok or sa Messenger. Ano eh, ang dating sa akin ay parang hindi naman to seryoso eh. Maghanda na kayo na mag-apply sa bawat regional office ng OWA para po kayo ay mauna.